Welcome back to my channel. So for today's video guys, ano nga bang gagawin natin dito? Sabay ganun. Ang gagawin natin for today is sasabihin ko lang sa inyo yung mga do's and don'ts and saka isasagutin natin yung mga maraming katanungan na nasa comment section natin. Actually, iba-iba siya. Dahil meron din mga tanong sa kung paano gamitin yung rejuvenating set. May mga comments doon na mga tanong. And yung mga ibang updates ko, meron din mga tanong doon na nasagot ko naman din yung iba. Pero mas maganda kasi na gumawa ako ng video para at least yung mga hindi nababasa sa mga comment section is makikita na nila dito sa video natin. So, naisipan na ng ma'am, siya gumawa ng parang Q&A and para malaman nyo kung ano yung mga hindi at hindi ang mga pwede at hindi dapat gawin or gamitin kapag gumagamit ka ng Skin Magical. So, kung gusto nyo malaman kung ano-ano nga ba yon at kung ano ang mga sagot sa tanong ninyo, please keep on watching. Ayan, pwede bang gamitin sa Dubai kasi sobrang init? Okay lang ba mag-makeup kahit na habang gumagamit? So, meron ba sa Japan? Bakit daw yung sa kanila color brown, sa akin kulay white? Magkano siya per set? And makatibo ba talaga? Bakit namumula at makintab? Ititigil ko na. Pwede bang gamitin sa Dubai kasi sobrang init? So, pwede naman siguro tong gamitin pagka nasa ibang bansa kapag yung sobrang init kasi meron naman tayong sunblock. And syempre, kapag gumagamit po tayo ng mga rejuvenating set or kahit anong pampa-beauty, magpayong din tayo or yun nga, may sunblock naman kasi siya, kaya okay lang din talaga. Pero, syempre, wag na lang din talaga tayo magbababad sa araw para at least hindi rin naman ganong ma-over yung face natin sa araw. Okay lang ba mag-makeup kahit na habang gumagamit? So, yes, pwedeng-pwede po kayong gumamit ng makeup. And katulad ko, after ng sunblock ko, pag aalis ako, pwede nyo na nga yun yung sunblock kasi puti na siya sa face nyo. And talagang parang lip and cheek tint na lang yung pwede nyo gamitin kasi parang nagpolvo ka na rin kapag gumamit ka ng sunblock. So, experience ko lang po yun, guys, ha. And, ayan, meron ba sa Japan? So, yung sa nagtatanong na meron ba sa Japan, hindi ko kasi sigurado and hindi ko pa po alam kung meron na po mga seller dyan kasi bago-bago pa lang din po ako nagre-resell. At, hindi ko alam kung meron na po talaga sa mga ganun. Kasi iba, nagsasabi meron, pero iba naman sabi, fake daw. So, iba-iba po talaga. Kumbaga, kung gusto nyo pong malaman, nyo pong tanungin kung meron na po mga resellers sa Japan or sa mga ibang, iba't ibang bansa, pwede po kayong mag-message sa Skin Magical Main. Makikita nyo po doon or sasagutin po kayo kung meron na sila mga reseller doon na mga authentic. So, ayan, pwedeng, saan ba tayo? Yung mga nagsabi din sa akin na bakit daw yung sa kanila color brown, sa akin kulay white. So, yung color brown po is alam ko dati may mga cream na nagiging ganon. Pero kasi nitong June nga, talaga nag-release na sila ng puro white lang talaga na mga creams. So, meron din nagsabi sa akin sa mga gel. Tapos yung sa akin kasi nakita nila na white yung akin and cream din. Yung sa gel po is ano siya, nire-request lang po siya ni seller and mas tipid kasi yung gel kung tutuusin daw sabi din ng distributor ko, mas tipid siya kaysa doon sa mga creams kasi mas mabilis maubos yung cream. Pero kasi nitong June wala na silang nilabas na ganun kaya puro cream na talaga yung nilabas nila. So, kailan gagamit ng set 2? So, gagamit lang tayo ng set 2 kapag okay na yung result natin sa set 1 or sa set 3. Kung set 1 ang ginagamit mo, kung na-achieve mo na yung gusto mong na-achieve mo na yung gusto mo sa face mo, pwede ka nang mag-set 2. Pero kung hindi ka pa rin na gugustuhan yung result mo, pwede mo lang siyang ituloy. And kung gumagamit ka naman ng set 3 tapos na-achieve mo na yung kutis na gusto mo, pwede ka na mag-set 2 kasi set 2 is for maintenance. Ilang months po ba kailangan gumamit ng set 1? So ako guys, kailangan daw kasi sa isang buwan maka 2 boxes ka ng ng rejuvenating set 1. So dapat kung maka 2 boxes ka na at hindi mo pa rin nakuha or na-achieve yung gusto mo, pwede mo naman siyang ituloy. So, magkano siya per set? Ang per set po nito, isang original price po niya is 250 pesos.
Ayan, makatibo ba talaga? Bakit namumula? At makintab, ititigil ko na ba? So, yung sinasabi na makintab, bakit makintab? So, mga mamshi, yung po talaga din yung pinaka pwede niyang maging effect sa atin is yung medyo nakakintab na mamula-mula na maging ganun yung kutis. So, normal po yun. Kung gumagamit ka ng ganun, wag mo siyang ititigil kasi effective siya sa'yo. So, okay lang bang toner lang gamitin tapos yung cream, wag na. Para sa akin kasi, kung toner lang yung gagamitin mo, mas maganda kasi isasama mo na rin yung cream para at least isang set kasi siya eh. So, mas maganda talagang gagamitin mo para at least makukuha mo yung gusto mong resulta. Kasi kung toner lang yung gagamitin mo, parang hindi mo rin talaga ma-achieve yung goal mo na skin glass, ay glassy skin, o, diba? Kaya mo talaga ang mamshi. Ayun, normal ba magka-pimple while using set? So, yes, yung iba po talaga is talaga nagkaka-pimple. And, yun nga, parang paulit-ulit na yata yung sinasabi ko kasi iba't iba po talaga siya ng reaction. Iba't iba po talaga. Sa umaga po ba, ano lang ang gagamitin? So, guys, itong sasabihin ko is, tinanong ko lang din siya sa distributor ko. Ang sabi kasi, sa umaga, ang gagamitin nyo is yung soap, tapos yung toner, and yung sunblock. So, ako, ganyan ang ginagawa ko sa umaga. And sa gabi, ano siya, ang sa gabi ginagamit ko is yung soap, toner, tapos yung dalawang rejuvenating na, ay yung isang rejuvenating cream number 1, tsaka yung age defying. So, gagawin nyo, kapag gagamit kayo ng ganon, wag yung sabay-sabay, yung sunod-sunod agad talaga. Kumbaga, parang hayaan nyo muna mag-set sa face nyo bago kayo lumipat ng paggamit. So, halwa, rejuvenating cream, maglalagay kayo. So, after 5 minutes, hintayin nyo siya mag-set, tsaka nyo gamitin yung age-defying. Parang gano'n. Para at least, hindi siya yung maghahalo-halo agad. Para hintayin nyo muna pumasok sa mukha nyo. Humintay. Hintay pumasok sa mukha talaga, no? And, ayan. Pang 7 days ko na po, bakit may pimples pa din ako? Normal po ba to? Kumbaga, parang hindi daw nawawala. So, pwede rin kasi maging ganun yung naging reaction sa'yo. Kasi, ano siya, ano ba, normal lang kasi yun eh. Normal lang sa mga naka-experience ng paggamit ng mga Skin Magical yung ganun eh. And, ayan, nawawala ba agad yung dark spots? Ganyan, yan, katulad yan. Nagtanong ng nawawala ba yung dark spots? Kasi ako guys, meron akong discoloration o parang dark spots na rin ba tawag doon. Sa ganito, yung meron ako, ayan, katulad yan. Nag-lighten naman na siya. Katulad niyan, meron pa rin talaga akong discoloration dito. Hindi ko pa rin talaga nakukuha or na-achieve yung pinaka gusto ko para dito sa Skin Magical. Kasi nga, hindi naman agad-agad eh. Hindi naman porket gumamit ka ng Skin Magical, hindi naman porket na in-demand to, agagamitin mo kasi ganun yung nangyari sa kanya. Baka ganun din yung mangyari. So, ano guys, disclaimer lang ha, hindi porke sinabi ko na ganito is magiging ganun din yung resulta nyo, and sa akin naging ganito yung resulta. Iba-iba po talaga ng ating paghihiyang sa paggamit ng mga iba't ibang beauty products. Kasi ako, gumamit ako ng ganito, hindi ko naman siya nahiyangan, pero kayo nahiyangan nyo, diba? So, sa akin, kaya tinutuloy-tuloy ko lang itong Skin Magical kasi nga nahiyangan ko nga siya. So, meron kasi nag-comment doon na sabi, kuminis naman daw yung mukha mo, pumuti nga, pero hindi naman pantay yung kulay. Yes po, hindi ko po sinasabi na kailangan magiging pantay po kagad yung ating face kasi meron pa rin po tayong discoloration dito sa may gilid. So ako, tinutuloy ko lang siya para at least ma-achieve ko na matanggal ko yung nandito. Although hindi naman siya agad natatanggal, at least nag-lighten man lang siya. Okay na ako doon. At least nakikita ko na meron siyang improvement. Kasi makikita nyo naman doon eh, pag gumagamit kayo ng set 1 or kahit anong ginagamit nyo na rejuvenating set, makikita nyo din naman kung meron nagbabago ba, kung okay ba yung pagbabago nito, or meron parang sobrang lumalala lalo yung paggamit ko ng rejuvenating set. So, pagka alam nyo talaga na
sobrang lala na, syempre, 'di ba? Ititigil niyo na 'yon kasi syempre nakikita niyo sobrang lala na. Pero kung nakikita niyo naman na nagka-pimple lang kayo dito, hindi naman porke nagka-pimple kayo dito, ititigil niyo na kagad, 'di ba? Hindi ganoon, hindi dapat ganoon 'yung isipin niyo na kailangan may nangyari lang ganito, ititigil niyo na kagad. Din kasi nagtanong sa akin paano siya maging reseller. So guys, ako kasi doon sa nagbigay sa binigay sa akin ng pinsan ko, ang ginawa ko is pinatanong ko kung saan niya nakuha 'yon. Para at least, pwedeng doon na lang kukuha para mag-resell din ako. Pero medyo, hindi kasi malayo. Gusto kasi yung mas malapit lang. So, nagtanong ako sa Skin Magical Main. Kasi pwedeng-pwede naman kayo magtanong doon kung saan merong mas malapit na reseller or saan may mas malapit na distributor. So, ang ginawa nung sa Skin Magical Main, ang binigay nila sa akin is yung distributor dito sa Laguna. Dito malapit sa lugar namin. So, dun ko siya kinontak. Kaya talagang masasabi ko na authorized reseller ako dahil dun ako kumukuha sa distributor dito sa Laguna. So, ayan. Meron din kasi nagtanong sa akin, ano ba yung subseller at, ay, subreseller at yung reseller. So, yung subreseller is kalahati lang po siya. So, meron tayong subreseller at saka meron tayong reseller. Pagdating naman po sa reseller, para gusto mo talagang makakuha ng mas mura or mas mababa, doon ka sa reseller para at least mas mababa yung bigay nila sa'yo. And then, kapag ka naman sa subreseller is parang hindi siya, mas mataas lang siya ng konti sa reseller price. Nandito na lang ating video for today and masyado na yatang mahaba tong video na to. At least kahit pa paano, nasagot ko na yung mga ibang katanungan para pagka meron gusto pa magtanong, at least makikita na nila tong video na to. And kung meron pa kayong katanungan na hindi ko pa rin, hindi ko na isama dito sa video na to, feel free to comment down below. And pwede nyo akong PM sa aking page na Nerys Diaries, and sa mga gusto rin mag-order, i-PM din na lang din ako sa Nerys Diaries. So, thank you so much for watching and see you on my next one. And guys, mag-update na lang ulit ako kapag gagamit na ako ng ibang set kapag na okay na sa akin yung set one. So, thank you so much. Bye!